So mga tol, matapos nga po mapagwagian ni Melvin G. Rosalim ang WBO Minimum World Champion, nang agawin niya ito sa hapon na si Masataka Taniguchi sa nagdaan na 4 na buwan. Muli nga po magbabalik sa lona si G. Rosalim upang depensahan niya ang titulo sa mandatory niya na si Oscar Culazo na magaganap sa May 27. Sa katunayan mga tol, kahapon nga lang po lumipad na pa Los Angeles, California ang team ni G. Rosalim. Kasama nga po dyan ang isa pa nating boksingero na kasalukuyang OPBF Super Flyweight Champion na si KJ Cataraja at Coach Domingo. Unang depensa nga po ito ni G. Rosalim ng kanyang titulo at di rin biro ang kalaban nito mga tol dahil wala pang talo, may record na 6-0 with 4 knockouts. Ganun pa man, lamang naman sa experience ang pambato natin, may record itong 20 wins, 2 losses with 12 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na nga po ang laban ng Mike Magic Plana versus Mark Anthony Geraldo. Magaganap po yan sa General Santos City. Sa weigh-in nga po nila kahapon mga tol, tumimbang ng 125 pounds itong si Geraldo, habang tumimbang naman si Mike Plana ng 122 pounds. Sila nga po ang magsisilbing main event sa laban na yan at mag-uumpisa ito bandang 4 PM. Live din natin ito mapapanood sa Sunman Boxing page. Ito na nga po ang pangalawang laban ni Mike Plana mga tol, matapos niyang sapitin ang talo sa kamay ni Rais Alim sa Amerika. Huling laban nga po ni Mike Plana mga tol na ipanalo niya via knockout sa round 1 kontra sa kapwa Pinoy na si Jeffrey Francisco. Sa kabilang banda naman mga tol, nakuha nga po ng 3 pambato nating Pinoy ang gold medalist sa 32nd SEA Games 2023 na ginanap sa Cambodia. Nasungkit nga po ni Carlo Paalam ang gold medal para sa 54 kg weight category. Neste Petesio para sa women's 54 to 57 kg weight category. At Jolifer Bascon para sa 60 kg weight category. Silver medal naman ang nakuha nila Norlan Petesio para sa 67 kg weight category. At Jan Nobel Marvin para sa 80 kg weight category. Sa kabilang dako naman mga tol, Lomachenko, sinabi na handa daw siya kung ano ang ipapakita ni Haney sa laban nila. Ngayong May 20 na nga po ang bigating laban na ito mga tol. Ayon kay Lomachenko na magkaharap sila ni Haney sa face-off. Kung alam mo daw yung kapasidad ni Haney, yung left hook daw nito, hindi daw nagwo-work. Parang Ryan Garcia lang umano itong si Haney, na left hook lang daw ang sandata. Kay Haney naman, jab lang daw sabay yakap. At kung makikita mo din daw ang jab ni Haney, alam na daw ito ni Loma. Kaya pinagandaan na daw niya ito, hindi daw makakalusot yung ganitong estilo sa kanya. Sumagot naman si Haney mga tol, huwag daw siya itulad dito kay Ryan Garcia. Malayong malayo umano siya kay Garcia. Mararamdaman na lang umano ni Lomachenko sa ibabaw ng ring na mahirap daw siyang talunin. Samantala, matapos nga pong i-announce na natalo itong si Filipos Nitumbua sa kamay ng angas ng Pinas, 3 Division World Champion General Casimero, umiyak nga po si Filipos. Kuha po yan courtesy of Mandirigma 80 Sports Channel.